matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sinuman ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto, talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila.
Walang sinasanto. Anuman ang issue, sinuman ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuesday po ngayon, Martes. Pakitanggal nga ho yung ating monitor, bumabound sa aking boses. Thank you, Direk. Okay, alauna na po ng hapon, Martes. Martes po tayo, tama. Tuesday, March 16, 2021. Bah, ito po yung sakto, no, na yung pong pagdating ho ni Magellan sa area ho ng Visayas Island. Sa Mactan, Cebu, ah, yung pong kanta ni Yoyoy Villamin, no? March 16, 1521. Ito po yung saktong petsa kung kailan po siya po ay pumalaot po dyan sa area ho ng Visayas. At nagsimula nga ho ang Kristyanismo, 500 years. Kaya markado po ito, itong araw nito. Biro mo, umabot na ho tayo ng 500 taon, ha? Ng Kristyanismo. Kaya nga ho, nung Sunday, ay napakahalaga po ng isa pong banal na misa na inorganisa ho ng Filipino community dyan po sa Italia, lalong-lalo na po dyan po sa Holy See, sa Vatican, kung saan only, walang iba naman ang nag-celebrate ho ng Holy Mass, walang iba kundi si Pope Francis, ang Santo Papa, kasama ho dyan si Cardinal Tagle, at ilan pang mga kaparian po, mga Filipino priests, na nandyan po sa Vatican City. So, napakahalaga po niyan. So, tandaan natin sa ating po, dahil tayo ho dito sa Pilipinas, majority po ng ating po mga kababayan ay mga Katoliko, na mga Kristiyano po tayo. Ha? So, ano lang naman ho yan eh. Respetuhan lang po tayo ng ating pong religion. Okay? So, kumusta na po? Hoy, may bagong balita ho ngayon. Ang ating pong mga alkalde sa Metro Manila Council. Ito, nag-anunsyo po sila kanina. Ito pong breaking news kanina sa mga kabataan, no? Mga minor de edad sa Metro Manila. Bawal na naman ho kayo lumabas ng 2 linggo simula po sa March 7. Bukas po yan. Dahil nga ho sa hindi matigil-tigil pa rin pong pagtaas ang kaso ng COVID-19. So ano ibig sabihin po niyan? Dati kasi ho, napagpasyahan po ng Metro Manila Council na payagan po ang 15 years old, ha? Pataas ang pwede hong makalabas sa kanila pong mga tahanan. Pero ngayon, eto na. Balik ko tayo doon po sa mga nasa legal age, which is 18 years old po pataas hanggang 65 years old ang pwede hong makalabas po sa kanila pong tahanan. Bakit kanyo? Napagtanto na ho kayata kasi nila na nakita ho nila na napakarami hong mga kabataan po na minor de edad ang tinatamaan ngayon po ng COVID-19. Ang tanong kasi ho, baka siguro naman eh, dahil nga ho sa mga report ng mga health experts po natin, lalo na po sa mga epidemiologists, na mostly daw ho ang transmission o ang hawaan daw ho ng kaso ng COVID-19 ay mismo sa confine ho ng kanila po mga tahanan, mga sa residential o di kaya sa mga household. So paano ho nila mapipigilan pa rin ho yan. Mamaya ho, imbitado natin si Mayor Edwin Olivares po, ang chairman ho ng Metro Manila Council at alkalde rin po ng lungsod ng Paranaque. Dahil nga, kung sinasabi ho ng mga health experts, lalo na po nga ho yun, yung mga epidemiologists, nasa City Epidemiology and Surveillance Unit ng bawat lungsod, ang sinasabi na bukod daw ho sa workplaces, ang hawaan daw ho ay nasa loob daw ho ng tahanan. Paano ho yun? Kahit na hindi ho rin yung palabasin ng mga bata, kung nandun po sa loob, ang pinagmumulan po ng sakit, ng virus, minsan ang tatay o ang nanay, o di kaya si kuya, or si tito, or si tita, si lolo, or si lola, ang may dala ho ng sakit, siya pong carrier, ganun rin ho, maahawaan rin po yung po mga minor de edad.
So paano ho natin marereconcile po 'yan, ha? So mamaya po inibitahan ho natin si Mayor Olivares para linawin po 'to kung hindi ho ba knee-jerk reaction na naman po 'tong kanila pong ginagawa, ha? O meron po ba silang pwede ho ba nating sabihin na ang mga alkalde rin po ay pwedeng sisihin ho dito? Dahil nga ho sila ho yung nagbigay ho ng rekomendasyon na luwagin ang ating po mga restrictions. Ha? Ano kaya? Panahon na ba para magsisihan ho dito ngayon? Pero sa tingin ko, wag naman ho tayo magsisihan. Nasa tao siguro ho yan. Nasa ilan po natin mga kababayan. Kung wala talaga tayong disiplina, wala hong pagtulungan, maka hindi tayo nakipagtulungan po sa ating pong gobyerno, eh talagang meron at meron talaga hong mahahawaan po ng sakit. So mamaya, linawin po natin yan. Dahil nga ho, base sa graphics nga ho, ito, papakita ko po sa inyo. Ito po yung weekly report po ng Department of Health in terms of a breakdown of cases by age, ha? Male or female. Tinitingnan ko dito yung minor de edad. Case count. Ayun, no? Marami rin po talaga, no? Hindi bumababa. Meron po silang 11,000 sa babae, 15 to 19 years old. 11,000 po ito. Ito po ay nakuha ho natin ito noong pong March 13. So, ibig sabihin, bagong-bago po ito. Latest po ito. Dahil every week po sila, naglalabas po ng kanila pong findings po. Sa male naman, ay ganun rin, no? 11,089. Kung makikita ho ninyo, ha, yung pong graphics na ito. Marami rin hong namamatay sa kanila. Meron na pong 28 sa edad na yan, na 15 to 19. Sa area na ho ng lalaki, 32. Ha? Pero meron rin po mga gumagaling. Pero ang pinakamataas po na nahawaan po, tingnan natin sa graphics, ha, ang number of cases by age sa lalaki ay ang edad 25 to 29 years old. Ha? Tignan nyo ito sa lalaki, 50,326. Compare ho natin sa babae, ang mataas po nila, ganun rin po, 25 to 29 years old. Sino ba ho yung ang edad na yan? Sino ho ba sila? Maaring sila po ay yung mga young professionals. Young professionals. Yung mga nagsisimula pa lamang ho sa kanila pong trabaho. Ha? Maaring ito po yung mga working individuals na nasa age na ano, no? Maaring sila po yung mga meron po mga trabaho. Kita nyo, 25 to 29 talaga ho. 43,000 sa babae. Sa lalaki naman po ay 50,000. Marami ho. So, hindi kayo nagkamali dito ho ang MMC. Dahil nga ho, kung sasabihin po ninyo ang mga bata, hindi naman ganun kalaki ang numero. So, paano ho natin marireconcile po yan? So, sige nga ho. Pamaya po, itawagan ho natin si Mayor Edwin Olivares ng lungsod ng Paranaque. At tanungin natin, anong pinagbasehan po nila at ano po ang sinabi sa kanila ng mga medical experts? At kausap na ho yata nila kagabi ang Department of Health. So, mamaya po, lilinawin po yan ng ating pong alkalde, ang chairman po ng Metro Manila Council. Ano pa ho mga malaking balita na ating pong nakalap para sa kaalaman ng ating pong mga kababayan? Ito, inanunsyo po ito ni Secretary Roque ang pagdating ho ng karagdagang pambakuna. Ito po ay ayon po sa naging briefing ng ilang po mga cabinet members sa ating po Pangulong Duterte sa ulat bayan ho ng Pangulo kagabi. Ang sabi ho, more or less 2.3 million vaccines daw po ang expected pong darating ngayong buwan. Ito po ay pinabibilangan po ng 1.4 million vaccines mula po to sa Sinovac. Ito po yung CoronaVac, no? At meron rin pong darating mula rin po sa Europa. Ito po ay AstraZeneca. Additional po na 979,200 doses ng AstraZeneca. Sabi nga ho ni Secretary Galvez, kung hindi man darating po this month, posible daw ho ay maantala po yan, pero darating po yan next month, which is April. So malapit-lapit na po yan. So ano pa ho yung bago? Meron po na dagdag. Na hindi naman nadagdag, pero ito po yung flow ng ano, no, ng mga priorities po na mabibigyan po ng bakuna.
Nasimulan na ho natin yung A1. Sila po yung mga frontline workers health sa mga health facilities. National, local, private and public. Mga health professionals, non-professionals. Marami yung nakatanggap na rin po ng Sinovac at AstraZeneca. At sa mga barangay ba? Meron na ho ba tayong nakita mga barangay health workers, mga BHERTs? Siguro meron na ho. Sa A2 naman, yung mga senior citizen na edad 60 years old and above. Wala pa ho tayong naririnig, no? Baka merong ilan po mga health workers ang tumanggap. Mga may edad na hong ganun po ang 60 to 65 years old. Sa A3 naman, persons with comorbidities not otherwise included in the preceding categories. At ang A4, tayo po, ito mga nasa media. Kinukonsider ho tayong mga frontline na economic frontliners. Ito na A5, ito po yung binigyan diin po kanina ni Secretary Roque na tinatanong kasi, kailan ho ba mabibigyan po ng bakuna ang ilan po nating mga kababayan na sa laylayan? Ito, kayo po ang A5, indigent population, not otherwise included in the preceding categories. Yung mga indigent, ito po yung mga mahihirap po natin mga kababayan na dahil nga ho sa nakikita ho ngayong trend na marami hong tinatamaan na nandyan daw ho sa mga areas daw po ng informal settlers. Huwag na ho natin banggitin squatters dahil masakit po. Sabihin ho yan. That, ang tamang politically correct na word is informal settlers. Doon daw ho nagsisimula ang pagdami. Bakit kanyo? Maaring sila po ay wala hong mga panangga. Ang ilan daw sa kanila ay walang gamit na face mask. Walang pambili ng face shield. Kaya sabi nga ng Pangulong Duterte kahapon, kung maaari, bigyan ang ating po mga kababayan na mahihirap ng face mask. Minsan kasi nakikita ho natin sa ating po paglalabas, ang ilan po natin mga kababayan, yung mga face mask nila, nagigitata na. Napakarumi na ho. Siguro, inuulit-ulit nilang gamitin, yan po kanila pong face mask. At wala ho silang pambiling bago. Kaya sabi ko, why not mag-DIY ho tayo. Do it yourself. Para at least, yung pong inyo pong gamit na DIY mask, pwede ho nyong labhan po yan. Budburan ho ninyo ng bleach detergent, lagyan nyo ng alcohol, tapos ibilad, matuyo. Gagamitin ho ninyo yan for tomorrow. Yan siguro isa po sa mga solusyon. No? Kung wala ho talaga hong makapag-donate pa ho ng face mask. Pero matagal na ho yatang nating narinig sa ating pong pamalaan na kayo po'y mabibigyan. Otherwise, baka siguro naantala ho sa pagbibigay po. Kaya siguro katukin ulit natin ang Department of Health. Secretary Duque, nasa na ba yun pangako ng Pangulong Duterte? Baka hindi ho ninyo sinusunod ng Pangulo. Ha? Yung ating pong mga kababayan na nasa laylayan ay kailangan po talaga ng face mask. Or siguro, panawagan na natin sa public, sa private sector, kung meron kayo sobra-sobra ho mga face mask ho dyan, why not? Ha? I-reach out po natin yan sa ating mga kababayan para at least masiguro ho natin na sila po'y protektado. Yan lang naman talaga ho. Yung health protocols, protection para sa kababayan ho natin kontra COVID, yun lang talaga. Mask, hugas, iwas. Or face shield pa, dagdagan pa ho natin. Plus yung bakuna para maging protektado ho tayo. So yun po ang naging ulat po ng ating pong Pangulong Duterte kagabi. At ang sabi nga ho niya sa ating mga kababayan, wag daw tayong masyado hong mag-alala. Maliit lamang po na bagay ho yan. Ha? Marami na ho tayo na pagdaanan pong mga krisis sa buhay, lalo na po sa kalamidad. Mga unos na ating pong naranasan, bagyo, lindol, lahat naman ho tayo nakakabangon. Tayo po ay mga resilient Filipinos. Madali ho tayong nakakabangon po sa anumang pagkalugmok. Kaya ito pong pandemya na ito, ang sabi po ng Pangulong Duterte ay huwag kayong mag-alala. Nandyan pong gobyerno na kayo po'y ayudahan, tutulungan mo kayo. Ha? Malapit na ho ang solusyon nito. Ito pong bakuna talaga ho ang ating pong solusyon. At nahirapan ho sila ngayon na kung magdedeklara man ng stricter quarantine measures, baka naman siguro mahihirapan na naman ang ating pong mga kababayan. No? Siguro, ang ano lang naman, siguro panawagan, sumunod noon tayo sa mga panuntunan po na sinasabi ho ng ating pong
Interagency Task Force. Okay, isa po, bago tayo dumako sa mga balita mula po sa probinsya, ito mukhang nagkaguluho to kanina at nakausap ko po kanina si Julius Corpus, ang tagapagsalita ho tawag nito, Toll Regulatory Board. At ang sabi nga ho nila, hindi daw sila nag-issue ng pagpapasya o directive na nag-aatas o nag-uutos na ipasara ang Skyway Stage 3 ho. Nagawa ho yan ng San Miguel Infrastructure. Eh, ito kasi ho yung kahapon na lumabas na mga na anunsyo. Eh, kita nyo naman, kompleto pa sa ano eh, logo. Announcement, in accordance with the Toll Regulatory Board, sinabi pa, ang TRB daw ho nag-utos based on their directive na ang Skyway Stage 3 daw ho ay isasara indefinitely. Starting daw ho yan mamaya, supposedly 5 p.m. ngayong araw na ito. Nung kausap ko po si Ginong Julius Corpus, ayun, biglang kumambyo. Ang sabi, wala daw silang inilabas. Ano ba kayo dyan sa TRB? Urong-sulong. Tapos kung kayo'y babatikusin ang ating mga kababayan, bigla ho kayong atras. At ito nga ho yung kanila pong nilinaw. Kita nyo kanilang pong statement. TRB's position is to keep Skyway Stage 3 open for the benefit of motorists. Oo naman. Eh, laking tulong ba naman ho yan? Alam ho natin, ang Stage 3 po na Skyway ay malaking kaginhawaan po yan sa ating pong mga kababayan. Kaya nagpapasalamat po tayo kay Boss RSA Ramon S. Ang ng San Miguel. Ito po yung proyekto na game changer talaga ho na nakapagbigay kaginhawaan po sa ating po mga motorista sa matagal na hong panahon na kalbaryo po ang ilang po natin mga kalsada. E tapos, mag-uutos ang TRB na ipasara. Anong dahilan? Diba? Ay nako talaga, TRB kayo. Mukhang kayo po ay naipit dito kaya kayo biglang hong nagpalabas ng inyo pong paglilinaw na hindi po kayo nagbigay ho ng direktiba nito. Ako parang naanalisa ko sa inyo, meron ho kayong milagrong ginawa ho dyan eh. Parang dahil nga ho matagal na ho pinag-uusapan ng kung magkano ho ba ang toll dyan, eh mukhang hindi ho yata nagkaigihan. Kayo talaga dyan sa TRB ha, mag-ayos-ayos nga kayo dyan, baka mamaya eh pag nakarating ito sa Pangulong Duterte at pinag-iinitan nito mga tumutulong sa atin ng private sector, nako, baka siguro yung mga posisyon po dyan ay mawawala. Pagbutihin nun ninyo yan. Dahil ito pong Skyway Stage 3, marami ho ang nagulantang nung ilabas ho itong mga anunsyo nito na ipasasara indefinitely. Eh, biruin mo, ako nga, dalawang beses pa ako nakaakyat ho dyan sa Skyway na yan. Para sa akin po, in general, napakaganda pong proyekto ho niyan. Kaya, yung sino mang gusto hong patigilin pong operasyon niyan, masasabi ko sa inyo, lumapit-lapit ka sa akin, ay baka mabebengbang kita. Biroy mo, ang laking tulong ito sa kababayan natin, mga motorista, tapos pasasara ninyo. Kayo TRB ha, gusto ko sanang kausapin ang TRB para idiin ko ano bang nangyari dyan, bakit bigla kayong bumaliktad. Eh kayong sinasabi na nag-utos o dito, tapos kayo, bigla ho kayong magbabackpedaling. Sasabihin ninyo, hindi kayo nagbigay ng direktiba dito. Kayo talaga dyan sa TRB. Yan, mabuti na lamang po to the rescue si Boss RSA ng San Miguel Infrastructure. So, thank you so much po sa San Miguel Corporation. Okay, ito na. Ating pong inibitan nga pala, tabayanan nyo po, inibitan nyo natin si Mayor Olivares. At the same time, walang iba kundi si... makasama pala natin si Secretary Sal Panelo, ang Presidential Legal Counsel po. At ating pong pag-usapan, dahil meron pong breaking news na dumating sa atin. Ito po ay tungkol po sa may nauna na naman to si Ginoong Jomar Canlas, no? At lumabas pong balita ho niya na ang Supreme Court daw po ay binasura ang petisyon laban po sa naging pasya ng Pangulong Duterte na mag-withdraw ang membership po ng bansa sa International Criminal Court o yung ICC. Baka without the concurrence of the Senate. Ito kasi po ang tawag nito, laman ng petisyon na mga oposisyon. Ang petitioners daw po dito sa itong pinag-uusapan mo natin ay walang iba kundi sina Senator Francis Pangilinan, Franklin Drilon, Rizzo Ontiveros, mga dating mga senador, Bam Aquino,
Antonio Trillanes IV at maging ang PCICC. Ito yung Philippine Coalition for the International Criminal Courts. Pero sa ulat po ni Jomar Canlas ng Manila Times, ito, kalalabas lamang ho. Ang sabi, the Supreme Court on Tuesday junk several petitions questioning President Duterte's decision to withdraw Philippine membership from the ICC. So mamaya ho, hingi tayo ng reaksyon mula po sa Malacanang ukol po sa ulat na yan. Okay, so kuha muna tayo ng mga balita mula ho sa ating pong mga kababayan mula sa probinsya. Simulan mo natin. Asan na ba yung listahan natin? Ivy. Wala na ho. Nasa dulo na. Eto, mula ho sa Ilocos Norte. Apat na barangay ho sa bayan ng Solsona, Ilocos Norte, sumailalim na ho sa lockdown. Pati rin pala sila, no? Detalye mula kay Monica Camille. Monica, go ahead. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Isinailalim sa lockdown ang apat na barangay sa bayan ng Solsona, Ilocos Norte dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 na sa lugar. Ayon sa ulat ng lokal na pamahalaan sa kanilang official Facebook page, magpapatupad ng lockdown sa barangay Kaparitan, barangay Bubuo, sa barangay Agitap at Sitio 6 ng barangay Darasdas dahil sa biglaang paglobo ng kaso ng COVID-19. Pumalo sa 44 na residente sa naturang bayan ang naitalang positibo sa sakit. Dahil dito, mag-iikot ang contact tracing team sa mga barangay upang matukoy ang mga close contacts at agad silang masuri. Nakantabay na rin ang mga kapulisan sa lugar upang masigurong walang lalabas sa kanilang mga bahay at tanging mga frontliners, apor at emergency cases lang na nangangailangan ng agarang medisina ang palalabasin. Sa kabila ng paghigpit na mahagi ang lokal na pamahalaan ng Solsona ng relief goods sa mga apektadong residente upang maibsan ang kanilang pangangailangan. Sa kasalukuyan, 876 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Ilocos Norte, kung saan 108 ang aktibong kaso, habang 774 ang gumaling na at 4 ang naitalang pumanaw dahil sa sakit na COVID-19. Mula dito sa lungsod ng Lawag, Monica Camille, Radyo Pilipinas. Thank you, Monica Camille, mula po dyan sa Ilocos Norte. Sunod natin, mula naman po sa Bicol Region. Yung dahong Bicol Medical Center, naglaan ng 2 COVID-19 hospital ward para ho sa dagdag na pasyenteng tatamaan daw ho ng sakit. Detalye mula kay Myra Revilla. Myra, go. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglaan ng dagdag na 2 ward ang Bicol Medical Center sa lungsod ng Naga para paghandaan ng mga pasyenteng tatamaan ng naturang sakit. Magugunita na pumuna ang inilaang ward para sa COVID-19 at wala nang mapaglagyan ng mga nagpo-positibo sa sakit. Pinaghahandaan ito ng pamunuan ng hospital matapos lumobo ang kaso ng COVID-19 sa Kalakhang, Maynila. Inaasahan kasi na marami ang uuwi sa panahon ng Kwaresma, lalo pa at maging maluwag ang border checkpoint papasok sa lalawigan ng Camarines Sur. Samantala, may kahilingan ang mga kinaukulan na bagamat maging maluwag na ngayon, ay mantinihin pa rin ang minimum health protocols tulad ng pagsusot ng face mask, face shield, pagmantini ng physical distancing at iba pa. Kahit mayroon na anong bakuna para sa COVID-19, ay hindi pa rin tayo nakakasiguro ng kaligtasan laban sa pandemya. Halis sa siyudad ni Naga Provincia, kaming Camarines Sur, Myra Revilla, Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat, Mabalos, Myra Revilla, mula po sa Bicol Region. Sunod natin, ito, tungkol ho sa LCR, Local Civil Registrar's Office, dyan ho sa Tandag City, naka-lockdown ng 14 na araw. Naku po, paano yung transaksyon nila dyan? Detalye mula kay Nerissa Espinosa. Nerissa, go. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naka-lockdown ang tanggapan ng Local Civil Registrar o LCR ng Tandag City simula kahapon Marso 15, 2021. Sa ipinalabas na abiso mula sa nasabing tanggapan, tanging mga serbisyo lamang kaugnay sa on-time registration of certificates para sa bagong panganak, ikinasal o kaya namatay at ang kukuha ng application para sa marriage license. Habang ang ibang mga transaksyon
aksyon ay mabibigyang aksyon lamang matapos ang 14 na araw o makumpleto ng kanilang mga empleyado ang buong quarantine period na matatapos sa Marso 29. Ang CTLCR ng Tandag ay pinamumunuan ni Lisa Ausa. Napag-alaman na patuloy na nakapagtala ang lungsod ng Tandag ng mga positibong kaso ng COVID-19, kung saan ang huling tala noong Linggo, Marso 14 ay iniulat ng Department of Health o DOH Caraga na mayroong 14 na bagong positibong kaso ang siyudad. Gikan diri sa Tandag City, ako si Nerissa Espinosa, Radio Pilipinas. Okay, dagang salamat Nerissa Espinosa. Galing po yan sa area ho ng Tandag. Okay, magbabalik po tayo ha, sa ating pagbabalik. Kausapin natin si Mayor Edwin Olivares na Parañaque at siya rin po chairman ng Metro Manila Council o MMC. In a short while, 1:26 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Ginebra ako, ginebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Ginebra ako, ginebra tayo, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Manong Joel po. At Ate Maita. Good news mula sa Meralco. Muling bumaba ang overall electricity rates. 36 centavos per kilowatt hour ang decrease ngayong March. Paalala lang po, maging mas conscious tayo sa energy efficiency. Dahil summer na, di ba Engineer Alfred? Tama. Pag summer kasi, kadalasan overwork ang appliances. Ang electric fan, mas matagal naka-on at higher ang setting. Ganon din sa aircon. At masirap ang makina pag mainit sa labas. Sa mga nagdaang taon, tumataas ang konsumo ng 10% to 40% pag summer. Hindi ba kasama dyan yung naka-work from home tayo at laging nasa bahay? Para energy efficient, tingnan ng tips namin sa website. May calculator din sa Meralco mobile app para malaman ang konsumo ng appliances. Para you have the power this summer! Hanggang sa susunod na Meralco Advisory! To learn more, visit meralco.com. Alam niyo bang masama ang pagtatanim ng mga puno o mga pananim o halamang matataas ang tubo malapit o sa daanan na linya ng kuryente? Bukod sa maaari itong makadulot ng pinsala sa mga nasa paligid nito, maaari rin itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. May kaukulang parusa ang mauhuling lumalabag dito katulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Alex Santos. Alex Santos. Sa walang sinasanto. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Okay, nagbabalik po ang inyong pong walang sinasanto. Dito pa rin po yan sa Radyo Pilipinas. Sa inyong pong hashtag Laging Handa PH at hashtag COVID-19 Radio. Okay, nasa linya ngayon po si Mayor Edwin Olivares ng Lungsod ng Parañaque at siya rin pong chairman ng Metro Manila Council. Mayor Edwin, good afternoon sir. Alex Santos po. Good afternoon Alex, pati po sa mga nakikinig sa atin. Good afternoon. Opo, Mayor, ito po yung inyo pong napagkasunduan. No? Inanunsyo po kanina ni Chairman Abalos na napagpasyanda ho ng mga alkalde na ibalik po sa dati, no? Na pinagbabawal po mga kabataan. What make your group decided na ganun po, na ibalik ko natin sa dati, sir? Kahapon kasi, nagkaroon po kami ng meeting ng Metro Manila Council at nandun po yung mga director po natin ng DOH, ng National Capital Region, pati po yung ating mga health expert po natin. At doon po sa paliwanag po nila, sa data, nagkakaroon po talaga tayo ng spike at saka surge ng ating COVID cases sa buong National Capital Region. Katulad po 2 weeks ago, ang cases lang natin sa National Capital Region, nasa 3,000 lang eh, yung ating active cases 2 weeks ago. Pero after 2 weeks, naging 9,000 plus na yung ating active cases all over Metro Manila. So gumawa po ang ating council ng mga intervention. At isa po sa intervention po dito, yung recommendation ng DOH, kung pwede natin ibalik ulit yung ating pong age na pwedeng payagan lumabas. Yan yung 18 to 65 lang. Kasi inadjust lang po ng Metro Manila Council yan ng 3 years, yung 15 to 18. So ibalik lang po siya para po
maibsan po natin yung pong paglalabas ng mga kabataan. Alam naman po natin yung mga youth, yan po yung mga super spreader. Dahil kapag po nagkaroon po sila ng virus, asymptomatic siya usually. Pag sila sa bahay, makakahawa na sila sa household nila. Ayun. So ang inyo pong pagpapasya ay based on data ho to talaga ho ng mga seso ho ng every ano po sir no ng every lungsod. Ibig sabihin ba sir ang mga edad below 18 years old, sila ho ba yung nagpo-positibo sir? Meron na po nagpa-positive po ngayon. Dahil dito sa ating mga variant na bago eh. Kasi itong ating bagong variant, itong South African variant saka UK variant, ito ay more contagious siya. So yung ating mga kabataan, based doon sa report sa amin ng DOH kahapon, ay meron na rin po mga kabataan na nagkakaroon po ng virus. At yung mga kabataan na ito, ang problem dito Alex, asymptomatic sila. So hindi natin alam na may virus nila, may virus na sila, pagbalik nila sa bahay, makakahawa na sila ng kanila pong mga kapamilya. Mm-hmm. Pero ang tanong ho dito, Mayor, bakit nga ba ho natin napagpasyahan at na-recommend ho itong ibaba ho ang edad in the first place? Kung talagang alam ho natin na posible pala hong maging carrier po itong mga batang ito. Apo. Kasi nung pong 2 weeks ago, katulad na balik ko Alex, talagang naka-flat na yung curve natin eh. Mm-hmm. For how many months since September? Kasi nagkaroon tayo ng surge noong July, August last year. Mm-hmm. Pero mula noong September until mid of February, naka-level na tayo. Halos flat na po yung curve natin. Mm-hmm. At tumaas lang ito 2 weeks ago na nagsimula ito ng third week of February hanggang ngayong March na ito. Opo. So yung pong intervention na ginagawa po ng atin po mga LGU, ay madali ang itong ginawa para mapigil po natin itong spike. Mm-hmm. At isa rin po, Mayor, ang tinitingnan rin po natin, kung ipagbawal ho natin mga kabataan na lumabas, pero ang sinasabi ho ng ilang po mga seso ay ang transmission daw po at ang hawaan daw ho ngayon ay nakikita daw ho sa bukod sa workplaces ay nasa household daw, Mayor. Tama po yan. Pero yung pong ating nasa household, nagsisimula po yan doon paglabas nila sa bahay. Ayun, oho. Nila doon sa household kasi, doon na po nagkakaroon po ng pagkahawa-hawa. Mm-hmm. So, ang nagawa po natin ngayon, pinalalakas po natin yung ating contact tracing. Apo. At yung mga testing, sabay isolation na po yan. So, kailangan po natin ma-isolate po talaga yung ating mga positive para hindi po sila makahawa doon sa kanilang household. Mm-hmm. So, hindi po to knee-jerk reaction na naman po, Mayor, ha, na pabago-bago ho tayo ng mga panuntunan, sir? Hindi naman Alex, kasi lahat po ng ating pong policy ginagawa ng MMC based on data, based po sa ating pong mga seso at based po ng ating pong consolidated data na kinukuha po ng Department of Health, particularly yung ating National Capital Region na ng ating pong director na bago na po yung ating ngayong director ng ating DOH, si Dr. Gloria. Ayun. Okay, Mayor, with regards naman po dito sa nakalap ko rin pong data ho mula sa DOH, kung pinagbawalan na natin ang 17 below, eh nakikita ho dito sa breakdown of cases by age, babae man to o lalaki, ang mataas po ay nasa 25 to 29 years old, both male and female. Paano ho natin ma-address po to, Mayor? Apo, yan po yung lumalabas eh, kasi yan yung ating working age. Apo. Yan po yung mga nagtatrabaho po. Kaya nga po nga LGU, i-revisit namin natin ulit yung mga protocol na ginagawa doon po sa kanilang mga workplace, lalo-lalo na sa cafeteria nila na nag-aalis ng face mask kapag kumakain. Uh-huh. Tapos i-revisit din po ng ating LGU yung pong ating mode of transportation. Uh-huh. Kasi na po natin, nagkakadikit-dikit na po ngayon sa mga public utility vehicle. Yun. So yung ating sinecheck po natin ulit para po sa ating mga PUB, ay talaga po yung protocol na guidelines sa binaba ng IATF, so DOTR, ay ma-implement po sa bawat syudad. Tama nga ho, Mayor, no? Itong age na ito, 25 to 29, ito po yung mga commuters, no? Wala pa itong mga sasakyan dahil bagong trabaho lang yan. Yes, tama po Alex po yan. So yan po ang tinitingnan mabuti po ng mga LGU na talaga pong strict compliance doon po sa ating protocol. Oho. Kumusta na po ang ating po mga law enforcers? Ano pang ugnayan po ng mga local government units sa ating po mga law enforcers? Gumagana ho ba mga pulis ho natin, sir? Makamamiya, hindi naman ho sila sumisita dahil pagod na pagod ho sila sa kakasita ho. Ito pong ating pag-implement po ng curfew, makita po natin yung ating pulis very visible. At nag-set na po rin po sila ng mga checkpoint.
to make a point, to make it a point na yung implementation ng unified curfew all over Metro Manila, mm-hmm, starting last night, yung pong ating 10 o'clock in the evening to 5 o'clock. Oh. At kita naman po natin yung ating police talaga po nga on top of, this, of the situation. At very visible, at tumutulong po sila sa ating pong protocol na ini-implement about LGU, yung pagsusot ng face mask, face shield, in distancing, at talaga po nga yung pong gathering pinagbabawal po natin po yan all over Metro Manila. Eh, what about po yung ating po mga barangay tanod po ba, Mayor? Eh, kumikilos din po ba? Opo. Katulad po sa Paranaque po, nagtayo po kami ng composite team. Opo. Sa bawat isang kalsada, sa isang purok, meron po kaming composite team. Ang member po doon, isang police at isang barangay tanod at yung aming dilubong isang city task force. Opo. So, umikikot po yan in partnership po ng ating police para po siguraduhin yung ating protocol, yung health protocol, ay ma-implement po natin particularly sa lahat po ng lugar dito po sa aming syudad at ganoon din po sa Metro Manila. Okay, Mayor, ito tungkol po sa curfew. Meron po nag-text po sa atin. Ang sabi ho niya, panggabi ba ang virus, itong COVID-19? Kasi curfew kayo ng curfew, eh sa araw naman naglalabasan ng tao. Your comment on that, Mayor? Opo, alam po naman natin yung sa umaga naman sa hapon, yan yung working class natin na hindi naman natin pwede ipagbawal lumabas yung tao dahil yung ekonomiya naman po ang tatamaan po natin. Halos hirap na hirap na po ang taong bayan. Pagdating sa gabi, alam po natin, ang lumalabas lang, aside doon sa nagtatrabaho pang gabi, konti lang po yun, opo, yung po mga leisure, yung nga iniiwasan po natin yung mga leisure. Mm-hmm. Yan yung nasa mga restaurant bar, yan, yes, yung mga ibang mga amusement center. Yung pong iniiwasan po natin po yan. At makita po ng tao na talaga pong talagang desidido ang gobyerno dito na ma-implement yung discipline, okay, among our civilian para po paglaban dito sa COVID. Okay. By the way, ang lahat po ba ng mga alkalde ho sa Metro Manila ay nagkaigihan po ba kayo na magkaroon ng liquor ban o may ilan lamang hong lungsod ang nag-imposo niyan? Doon po sa amin pinag-usapan po doon, pumayag po lahat po kami sa liquor ban. Okay. Pero meron po silang dalawang klaseng ban po yan eh. Isa pong selling at isa po yung serving. Okay. Opo. Yung pong selling at saka serving, yung 13-14 na bayan na syudad ay pumayag po yan. Okay. Yung katulad ng Paranaque kami, total ban po kami until March 31, yung selling and serving ng liquor ban. Uh-huh. Ang ito lang pong selling na liquor ban sa pinag-usapan namin kahapon, yung Tagig, uh-huh, yung Pati, pati po ang Marikina. Yan pong tatlong yan. Pero provided, pag magbebenta po sila sa kanilang establishment, dapat may maipakita silang ID na residente sila on that particular na syudad. Kasi baka yung ating Paranaque, pumunta lang po na Makati. Oo nga. So, ang aming pinag-usapan po doon, bibili lang po at payagang bumili sa kanilang establishment basta tigarong po sa kanila. Ayun, hindi ka pwede. Kunyari, taga QC ako, eh doon ako bibili sa Makati. Hindi pwede po yun. Hindi po. Tadyo yung total liquor ban po sila dahil tumataas mo rin po talaga sa Quezon City. Ayan. Kaya kung pinayagan po nilang selling, yun lang residente nila ang pwede nilang pagbentahan. O yun. Siguro pang huli po, Mayor, dahil malapit na ho ang end ng Marso, ano po bang possible na pag-uusapan ninyo, recommendation? Mag-MECQ ba tayo o GCQ pa rin? Lahat po ng recommendation po ng ating pong MMC to IATF, Alex, kasi recommendatory lang naman po ang MMC, abo, yung po pagbabasihan po natin ng data. Uh-huh. So, iimbitahan po natin puli po ang ating DOH po doon at magpresent po sa MMC para po magkaroon po ng proper decision at recommendation ang Metro Manila Council. Ito po, hypothetical lamang. Kung ang IATF at ang maging Pangulong Duterte ay na-alarma na ho dito sa pagtasang kaso, sasabihin niya, eh kailangan ibalik natin sa MECQ dahil wala eh. Hindi natin mababa talagang bilang yan. Ano pong reaksyon ng MMC dito, sir? Susunod po tayo. Paano po yung polisiya na ibinaba po ng ating IATF pati po ng atmahal na presidente. Okay. Mayor, thank you so much po for your time. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo, sir. Thank you, Alex. Magandang hapon po sa kanila. Salamat po. Si Mayor Edwin Olivares po ang chairman ho ng Metro Manila Council at the same time ang alkalde ho ng Paranaque City. Ayun. So, tingnan nun natin, ha? Dahil kung ito po mga measures po na ginagawa ngayon ng ating po mga alkalde dito sa Metro Manila na kinukonsider na naman po tayo na hotspot sa COVID-19 with different variants. Tingnan natin, mapapababa ba this week ang bilang? Tingnan natin, ayaw ko naman kasi maging ano eh, no? Maging kontrabulatio dito. Pero sa nakikita ko pong trend, kahapon nga 5,404.
ano kayong lalabas mamaya na numero? Ha? Ah, baka siguro ay abot siguro tayo ng 6,000 sa tingin ko. Ha? Dahil nga ho, marami nagpupositibo talaga. So tingnan natin kung ano pong how effective ito pong kanila pong ginagawa pong measures. Ha? Mapapababa ba yan o mas lalo ho mapapahamak pong ating pong mga kababayan? Pero ang bottom line, sumunod ho tayo. Ha? Sumunod ho tayo sa mga inuutos po ng ating pong mga local chief executive. Magbabalik po tayo, alauna 40 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng uriga, sarap ng totoo. Ginebra ako, ginebra tayo, may kasama pa sa bagong hamon. Ginebra ako, ginebra tayo, may bagong kapal. So one Ginebra Nation, tapal ako, matapal tayo, may kasama pa sa bagong hamon. Matapal ako, matapal tayo, may bagong kapal. So one Ginebra Nation. Drink responsibly. Hashtag ID natin ang ID ng Pilipino. Ano ang minimum age para makapag-apply sa Philippine Identification System o PhilSys? Walang minimum age sa pag-apply sa PhilSys dahil ito ay para sa lahat ng Pilipino. Hashtag ID natin ang ID ng Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at nang hindi lang ito. Ma, lapit na po start online class namin. On ko na po, laptop. Lagkit sa balat ng pawis. Itutok mo lang dito yung fan. Ako, tapos na sa module. Kaya mag-video games muna ako. Hala? Lobat na yung phone ko. Kaka-charge ko lang ito ah. Charge ko nga ulit. Nak, pakibot dito yung extension. May kailangan akong barinain. Hep-hep. Wait lang, family. Hinay-hinay. Ngayong lahat ay naka-stay at home, check natin ang konsumo ng kuryente. Pati yung mga kable. Baka buhol-buhol. At ang plug, umiinit na. Naku, delikado yan. Maaaring pagmula ng sunog. Habang nag-iingat sa virus tuwing lumalabas ng bahay, huwag din kalimutang maging maingat kahit na sa loob ng bahay. Isang paalala ngayong Fire Prevention Month mula sa Philippine Broadcasting Service at Radyo Pilipinas. Alex Santos! Alex Santos! Sa walang sinasanto! Walang sinasanto! Walang sinasanto! Sa Radyo Pilipinas! 738 AM! Okay, nagbabalik po tayo sa walang sinasanto. Dito pa rin po yan sa Radyo Pilipinas at mapalad po tayo at kasama natin ngayon sa linya ng telepono walang iba kundi si Secretary Salponelo, ang ating pong Presidential Legal Counsel, Sexal. Good afternoon, sir. Alex Santos po. Good afternoon, Alex. Opo. Unang-una po, Secretary Sal, I'm sure alam na ho ninyo dyan, no, na meron na hong pagpapasya ang ating pong Supreme Court. Ito ho, nilabas nga ho ni sa Manila Times ang ulat nga po ni Jomar Canlas. Binasura ho, ginank ng Supreme Court ang petisyon doon po sa mga kumikwestiyon sa naging pasya ho ng Pangulo na kumalas na ho tayo sa ICC. Your comment on that as bilang na Presidential Legal Counsel, sir. Ano yun? Hindi, masama si Carlo. Apo. Ano yung ginak ng ano? Petition? Nilabas ho ngayon po ng Supreme Court junking the petition questioning President Duterte's decision to withdraw Philippine membership from ICC without the concurrence of the Senate. Ano sabi ng court? Ginank ko nila po. Binasura ho. Secretary? Ivy, nawala si Secretary. Oh, tawagan niyo nga ulit. Putol tayo. Medyo may event si ano no, si Secretary. Hindi niya ako marinig at medyo maano rin, magulo rin yung po signal ho niya. So balikan no natin si Secretary Sal. Nandiyan na ba Ivy? No, oh, balikan natin si Secretary Sal. Mukhang hindi pa niya alam, no? Oh, Secretary? Bumalik na ba si Secretary Sal? Secretary Salponelo, sir. Nawala. Oh wait, naputol. Naputol ho tayo. Hindi mo pala na inform IB yung naging desisyon ng Supreme Court, no? Mukhang hindi pa ho niya ano no, batid. Pero ito po yung lumabas ho sa report nga ho ni Jomar Canlas ng Supreme Court na ang sabi nga ho dito sa Supreme Court decision sa kanya pong report, binasura nga ho junk ang several petitions questioning President Duterte's decision to withdraw itong Philippine membership from the International Criminal Court without the concurrence of the Senate.
Hingi ko tayo ng reaksyon mula sa Malacanang. Secretary Sal, balik ko tayo. Secretary Sal. Hindi tayo marinig. Secretary Sal Panelo, sir. Hindi tayo marinig. Mukhang malabo yung signal. Secretary Sal. Secretary Sal Panelo, sir. May event sa ano, IB. Mukhang hindi tayo naririnig. Maingay doon sa kanyang background. Oh, paano yan? Oh, anyway, hingan lang sana natin na reaction, no? Malacanang with regards po dun sa naging report po ng Manila Times. Ito po nga, ang balita nga ho, eh, binasura yung mga tugig garaw nga. So, hindi tayo marinig. Ha? Paano yan? Ano bang ano? Anong sabi niya? Naririnig ba tayo? O mukhang ano eh, maingay yung background niya. Mukhang may isang event, malaking event po dyan sa Cagayan province pala, sa Tugigaraw. Nandun pala si Secretary Sal. So, baka nadistorbo natin siya. Pasensya po, Secretary. Well, anyway, with that, ay pag-usapan naman natin ito. Gusto namin tawagan ho si Mayor Benjamin Magalong ng lungsod ng Baguio. Dahil nga, papanoorin ho natin ito. Ha, meron pong mga kumukontra dito ho sa gagawin pong pagtatayo na naman daw ho ng mall kapalit po ng napakaganda pong heritage park. Eh, gusto sana namin na ano eh, no? Tinawagan nyo na ba ulit? Sige, kung... hindi nga maganda signal. Sige, baka hindi natin, hindi siya makalusot. IB, wala na rin tayong oras. So we have 8 minutes ago na lamang. Anyway, cambio ho tayo. I'm sure na-break naman ho natin yung kwento tungkol po dyan sa Supreme Court na yan. At ibig sabihin lamang po niyan, dahil nga ho, na-withdraw na ho ng ating pong Pangulo Duterte, ang ating pong membership dyan po sa ICC o International Criminal Court, wala na hong pagpapasyahan po yung Supreme Court. Dahil nga, nangyari na nga eh. So, hindi na ho nila pwedeng bawiin po yun. Pati decision na po yun ng Pangulo. Kaya gusto ko rin pong makuha ang punto de vista po ng legal counsel po ng Pangulong Duterte. Dahil I'm sure na meron silang say ho dito. Diba? Patungkol po dyan. Okay. Anyway, siguro sa mga susunod pong araw atin pong pag-uusapan niya kapag lumabas po yung main decision po yan. Pero yan po ang pauna. Alam mo naman si kaibigan natin si Jomar Canlas, nauuna po yan. Isa po yan sa mga maestrado po dyan sa Supreme Court. At alam na kagad po niya ang maging decision po ng ating pong kataas-taasang hukuman. Okay, ito, by the way, ipapakita ko po sa inyo, ito pong pagkukontra ng ilan po natin mga kababayan po dyan. Dahil nga daw yung palengke daw yan sa Baguio City ay mukhang gigibain daw yata at gagawin daw hong mall, parking lot. Ito hong ginawa ho ng ating pong ilan mga kababayan po dyan. Nagkaroon po ng pagkukontra sila. Sabi nga, save Baguio Market. Yes to modernization but no to mollification. Our city, our market. Eh, di ba tayo po, kapag tayo po'y pumupunta ho dyan sa Baguio City, ang ilan po natin mga misis, mga kaibigan, eh, dyan po sa palengke ho pumupunta, bumibili ho ng mga murang mga gamit ho dyan, tulad na mga walis ting-ting, mga ano pa ho dyan, marami ho mga gamit ho dyan, lalo na yung mga gulay. Yan ang importante na pinupuntahan. Pero ito, nagkaroon po ng noise barrage ang ilan po natin mga kababayan po dyan para iparating po sa pamalaan ng Baguio City kay Mayor Magalong na bakit mo naman binigyan ang go signal yan, Mayor? Ano ba ang ano dyan? Ano pang naging decision nyo? Ano pa yung pinagbitayan ninyo? Ayan, kita ninyo, ang ilan po mga vendors po dyan ay bigla hong nag-iingay. Ang sabi kasi doho, si Mayor Magalong daw po ay in-award ang original proponent status. Ha? Ang original proponent status o OPS doon po sa kumpanyang SM. Naku, malaking mall ano ito, conglomerate. Contrary doho sa recommendation ng Public-Private Partnership Selection Committee. Ha? At maging yung opposition po ng mga market vendors at maging yung mga locals dyan po sa Baguio City. Mayor Benji Magalong! Bakit kaya? Ano kayang napag-uusapan nyo dito ng SM, ha?
At bakit ura-urada eh, kayo po'y nag-award kagad ng original proponent status? Hindi mo ba pinag-iingatan ang inyo po mga heritage sites po dyan? Di ba? Ang ating pong Baguio Market, at katabi ho yan, yung Burnham Park, eh napakaganda pong lugar ho niyan, di ba? Binibisita po yan ang ating pong mga turista. Tapos, ibibigay lang ho ninyo yan para ho doon sa kapakanan po ng mga negosyante. Naku, Mayor, hindi kayo magagalit ho sa inyo dito, ang ilan po natin mga kababayan. Siguro, pag-usapan ho natin ito, ha? Siguro si Mayor Bain, pwede natin matawagan ba, IB? Ha? Kanina, nakita ko siya sa laging handa eh. Pero ang pinag-uusapan ho doon ay contact tracing. Eh wala pa hong, wala pa hong nakapagtatanong do dito kay Mayor Magalong tungkol dito. Mukhang ma-hot seat si Mayor dito. Patungkol po dyan sa mangyari ho sa Baguio City. Anyway, antayan ho natin ang kanyang puntugon ho dito dahil nga marami na ho ang kumukontra ho dito sa gagawin pong plano. Ang sabi kasi dito, ang plano daw po ay development to be undertaken by a mall giant. Nako, malaki pa lang dito, no? Malaking proyekto po yan. At pinapaboran, ito pong SM. Ha? Yung kanila pong kumpanyang SM po dyan ng local government unit. So, mamaya po ay subukan na natin at ischedule natin siya tomorrow para mabigyan natin ng chance na makapagbigay ho ng kanyang pong side si Mayor Magalong. Okay. So, with that, as per staff, full schedule today. In a meeting po siya. Okay. Basta pinaparating lang ho natin ang kanya pong ang ating pong kagustuhan na makuha po natin ang side po na kanila pong pamalaan po dyan. Dahil mahirap naman ho na kayo po ay akusahan na kayo po ay nakipag-ayusan na ho dyan sa diba? Mahirap na ho yan. Ha? Ang gusto natin na from the horse's mouth. Mayor, ano bang inyo pong napagkasunduan dyan? Bakit nyo binigay ho yan? Ha? Eh ito, tuloy-tuloy po ang pagkontra ng ilan po mga locals po dyan, lalo-lalo po yung mga vendors po dyan sa Baguio City Market. Okay, with that, siguro magmamaalam na tayo. We have 1:52 na po ng hapon para maaga. Susunod na po news advisory at ilan po mga press briefing. Siguro si Secretary Sal ay makakasama nyo dito sa Radyo Pilipinas patungkol po sa mga ilan po mga legal issues na bumabalot po sa ating pong bansa. Until tomorrow, mag-ingat po kayo, stay safe, mas hugas, iwas, at bakuna. Bye for now! We know you're always on the call. Ikaw maatras sa sakit na marahas, kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan niyo ang mundo, isipay mulat, magigising lahat. Paglaban nyo ang mundo, kung magkaisa ang lahat, hihilom ang sugat. Ayokong makahawa at mahawa, pero kailangan ko na magtrabaho, kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama natin mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo sa pag-ingat buhay para sa ating hanap buhay. Mas hugas, iwas. Umibirada sa mga usapin kapag kailangan na masusing himayin. Ang tiwala ng tao ay lubhang napakahalaga, kaya aming tatapatan ng makatotohanang pagbabalita. Aksyon, solusyon para sa paglalahad na napapanahon. Hindi
lang basta tapang, balita ang patas at makabuluhan. Naglilingkod gabi-gabi para sa makabuluhan, matapang at makatotohanan. Ulan Bayan. Sa likod ng mga headline, may naghihintay na istorya. Balanse dapat, kunin ang anggulo ng bawat balita. Pananalapi, kalakalan, mahalagang maintindihan ang mga numero ng mga mamamayan. Ipaunawa kung paano makaaapekto ang impormasyon sa buhay ng mga tao. Sugod lang, pumunta ka kung saan ka dadalhin ng istorya. Sila ang mga magigiting ng mamamahayag na inyong pinagkakatiwalaan. At ito ang mas pinalakas na PTV News, ang boses ng katotohanan para sa bayan. Ngayong gabi sa Ulat Bayan. Cyclone. Hindi nang health protocol laban. O ang cashless toll payment. Kung pwede pong nakatulong.